So, what's up guys? For today's video is unbox natin yung nabili kong GoPro sa Shopee. Bali, nakailang order na rin naman ako sa shop na nun. Mga second hand siya, pero legit pa rin yung store na yun. Actually, binuksan ko na siya kasi for safety purposes, bago mo siyempre totally receive yung item. Habang nandyan pa si rider, open mo na siya para yun, iwas scam ka rin kasi non-COD na siya. Gawa nung sabi ni seller is marami na siyang nawalang item dahil sa COD, hindi nakakarating dun sa buyer. So ginawa niya is non-COD na. So ito na guys yung GoPro Hero 8 lang yung inano ko, yung purchase ko. So ito yung kasama niya talaga sa bundle na sinasabi niya, yung GoPro na kable Type-C, tapos 128 gig na memory card, tapos yung silicone case niya, so yung mga mount, yung mount. And tapos yung original na GoPro battery, isa lang talaga yung kasama. Tapos the unit itself, GoPro, yan, may some scratches eh, pero hindi na masyadong halata, may dents din, working naman lahat. Na-try ko na rin siya. So ano lang, para sa inyo, may idea kayo kung bibili kayo para iwas scam. Eh sa Shopee yan, legit naman siya yung shop, no? Tapos yan, kasama siyang yung case pang water case, yan kasama na sa banda na sinasabi ng seller. Tapos ito, yan lang na guys, yan yung kasama na sa banda. Kahit pa paano yun, no? Sure ka na hindi ka may scam, so pag receive mo na lang din, siguraduhin mo din yung agent pa yung rider, i-open mo na yung item. Naman ilalagay ko na lang sa link yung ni seller sa mga gusto bumili ng second hand na GoPro. Ito, Hero 8, non-COD kasi siya, so safe naman siya bumili kasi nung na GoPro Hero 5, tapos yung pinili kong mic adapter, brand new naman yun. Meron siyang second, then meron doon siyang brand new. So pwede kayo bumili sa kanya, marami siyang GoPro. May 360 din siya, and sa 360. Yung second hand or brand new meron siya. Hinili ko lang kayo sa kanya. So legit yung seller. So yun guys, marami salamat sa naman.